guys, it's me Fahad and we are back. So nagbabalik tayo ngayon guys para mag-review tayo ng Aerox version 2. Ito yung binili natin last sa Jensen. 1 month na siya sa akin, so 1 month old na siya. And ngayon is i-review natin kung ano-ano na nga ba yung mga pyesa na nabili ko dito. And ano na yung mga napalitan natin. Syempre, yung total lahat ng upgrade natin dito is hindi siya bababa guys sa 77,000. Yung mga pyesa lamang, no? So, pyesa pa lang, wala pa siyang labor. Eh, mga gastos natin na iba. So, 77,000 guys, lahat ng napalitan natin sa kanya na pyesa. So, ayun lahat ng nagastos natin. Titingnan natin guys, isa-isa, kung ano nga ba yung mga napalitan ko. So, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung looks niya ngayon kumpara sa dati. Siyempre, kung gusto niyo mag-guide is, panurin niyo ng buo yung video na to para mabigyan ko kayo guys ng detalye kung ano yung ginawa ko. Ano-anong mga pyesa, yung combination ng color para mas bagay sa kanya. So, WGP guys yung motor natin na Aerox. Limited edition. Okay, so nakikita nyo, nandito naman siya sa harap natin. Kitang-kita na yung carbon dyan sa harap, no? Okay, shoutout sa Carbon Republic kay Boss JR. So, sa kanya ko to na-order yung dalawang carbon parts. So, ayun guys, isimulan na natin to. Huwag na natin patatagalin. And then, syempre, don't forget to subscribe and hit the notification bell para always kayo ma-notify sa mga latest videos natin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Sa mga matagal nang sumusuporta sa akin dyan is maraming salamat. I love you all. So, let's go guys! And guys, is unahin natin isa-isa kung ano nga ba yung mga brand and ano-ano yung mga napalitan ko dito sa Aerox version 2 natin. So, ayan, napakaangas ng tindig. So, ipapakita ko muna sa inyo yung looks niya kapag malayo. So ayan guys yung looks niya kapag malayo. So medyo hindi siya kita kasi nandito tayo banda sa loob, no? So against the light. So dito tayo sa side niya. Okay, nakikita nyo guys, naka-lighten na rin tayo dyan. Ayan yung kay King Max. So nilagay ko muna dyan. So ayan. And titingnan naman natin sa kabila kung ano yung mas magandang looks niya. So dito naman guys sa kabila is ayan yung looks ng Aerox natin. Napapansin nyo naka-disc brake na rin tayo guys, no? Naka-rear disc brake na rin tayo. Pina-convert natin yan. And yung gamit natin dyan is mags ng NMAX version 2. Okay, so ayan yung looks nya kapag malayo. So tingnan natin dito sa side banda. Kapag bandang harap nya. Okay, so ayan guys yung looks nya. Okay, so iisa-isahin ko sa inyo lahat ng detalye ng pag-setup natin or pag-build natin guys sa Aerox version 2 natin na pang daily lang. Okay, so ayan, lapitan natin. Unahin natin guys dito muna is yung brake system natin, no? Okay, so dito tayo guys sa brake system. So naka-Brembo tayo guys ng master. So nakabaso na rin siya. Okay, nakikita nyo guys, no? Dalawa na siya, syempre. Naka-rear disc brake na tayo guys, convert. Okay, so maganda siya tingnan kapag dalawa yung baso. And then syempre, naka-rear disc brake na rin tayo. Ayan talaga guys yung ayaw ko sa Aerox, mapa version 1 or version 2 is naka-drum brake siya. Ayan, naka-drum brake siya dito guys banda. So ayan yung pinanggalingan yung may butas. Kaya nag-decision ako guys na i-convert na lang siya into disc brake kasi mas look siya tingnan. Parang sa NMAX version to lang, sa King Max natin, no? Okay, so ayan. Yung gamit natin dito is Brembo Master. And yung lever natin guys, so 2018. So same lang sila. And then, yung hose naman na gamit natin dito is, ayan siya guys. Sweet. Okay, so ayan. Ayan yung gamit natin guys na hose. Maging sa kabila, no? Maging dun sa kabila. Okay, so set na ito guys. Nakuha ko siya ng 11,000 plus. Etong Brembo na caliper 4-pot. So, ayan. 11,000 plus. Kasama na tong hose. And yung set ng ano natin guys. Brake master natin. Okay, so shoutout sa kay Pops. And dito naman tayo guys sa brake natin sa likod. Okay, so hindi sila guys magkaset nung pagbili ko itong brake natin sa likod pati sa harap, no? Okay, so Brembo rin yung gamit natin. And naka-host na rin tayo guys ng, ayan, Earls. Okay, so this brake natin is lighten magkasama dun sa harap.
And gamit natin guys na mugs is 14s na ano, 14s na Jiren. Pang version to guys ng NMAX. And Maxis naman yung gamit natin guys sa gulong. Okay, so rear natin is 180 14s. So doon naman tayo guys sa harap is naka 9080 tayo guys sa harap. 9080 na Maxis. So 14s yan guys na Jiren, no, yung gamit natin. Bali ang kulang ko na lang dito is papalitan ko tong ano shock natin, eh yung fork natin sa harap, no. Okay, front suspension. So papalitan ko siya ng JBT. So kailangan lang natin muna ng budget. Okay, so ayan guys, 14s Jiren yung gamit natin na mags, magka-set dun sa likod. So about pala guys sa pag-convert nitong ano, disc brake natin is set ko na siya nabili, nasa 8,700 na siya sagad. So kasama na dyan yung mags natin, brake system natin sa likod, meron na rin siyang kasamang brake master na magka-set. So kasama na rin guys yung Maxis natin na gulong. Okay, so set na siya guys, nasa 18,700. Sa alpaka na lang siya. Hindi kasama yung gulong is nasa 15K nila binibigay yung set ng convert into disc brake yung likod. So, hindi na rin masama guys, no, gagastos tayo. Pero syempre, content, maganda sa paningin natin and then satisfied tayo. Ang gamit naman natin guys na suspension is sa likod is YSS. 275mm guys yung gamit natin. Okay, magkabilaan. Okay, shoutout kay Boss Troy. Sa kanya ko nabili itong shock natin guys, or rear shock natin ng YSS 175mm. Nasa 3950. And dito naman tayo guys, dako sa ano, sa radiator natin, no. So pinalitan na rin natin siya guys ng DS4 radiator. So dating kay King Max to guys, pero nilipat ko dito kasi hindi ko na naman nagagamit kay King Max, no. Kasi ito na yung tsura ni King Max ngayon. Nilagyan ko siya ng mas malaking radiator sa harap. So, nilipat na. Ayan guys. Ito yung DS4 natin kay King Max. So, nalipat na natin siya. Nagkakahalaga to guys ng 3,000 plus. Okay. So, naka-plus to na rin pala tayo guys ng engine support. So, napapansin nyo. Medyo ano na rin yung gulong niya, no. Medyo nasagad na rin dito banda sa fender niya. Kasi kailangan natin maglagay niyan kung maglo-lowered tayo. And then, lilitan natin yung gulong. Pati mags, kasi dito siya banda nalalagay sa gitna, pangit tingnan. Masyadong malayo dun sa ano, masyadong malayo dun sa fender. Pipe naman tayo, ang gamit natin is JBT version 3. Okay, so ito guys yung binili ko, version 3. Kasi meron siyang adjustment, no, so pwede natin guys i-adjust yung tono. Okay, so kung gusto nyo ng pang mabilisan na takbo is kailangan natin siyang i-open. And then kung may long ride naman kayo para hindi kayo pagalitan or masita sa mga checkpoint, is kailangan natin siyang hinaan. Okay? So yun yung kinagandaan dito. So naka-flat sheet na rin pala tayo guys ng JRP. Okay, so JRP guys yung flat sheet natin na dry carbon. And nga pala guys, no, itong dalawang carbon natin is na-order natin kay Carbon Republic, kay Boss JR. So shoutout sa'yo boss. And meron din pala tayo guys, sticker ni King Max. So marami tayo sa shop. Kung gusto niyo humingi, is punta lang kayo dito para mabigyan ko kayo. So, silipin naman natin itong sa kabila, no, sidings natin. Okay, so, naka-ram air na rin tayo, guys. And, naka-version 2 na pitch bike. So, ayan, B-Win, guys, set yung binili ko dito. Pero, pinalitan ko na lang yung pulley, no. Pinalitan ko ng pitch bike na version 2 para may kulay naman siya. So, in-open na natin siya kasi hindi naman natin gagamitin pang malayuan. So, kung maglo-long ride tayo, is papalitan natin ng stock na crankcase para hindi siya ma-open, no? So, nagpalit na rin tayo, guys, ng stainless na, no? Center stand and side stand kasi medyo mataas yung, ano, medyo mataas yung stock. Medyo mabigat siyang iangat kapag mag-center stand tayo. And, yung karga ng motor natin, guys, is naka-super stock na rin tayo. And yung set ng pagbili ko sa pag-super stock natin is nasa almost 7,000. Hindi pa kasama yung labor, no? So, nagastos ko naman dito sa sidings natin, guys, na set is nasa 7,000, almost 7,000 din. So, almost 7,000 din kasi naka-set na tayo dyan, no? Naka-pulley tayo, naka-bell, and
torque drive sa loob. Okay, so stock lock lang guys yung B-Win, kaya akala nyo stock lang yung torque drive natin, and nagpalit na rin tayo ng belt. So dito naman tayo guys sa bolt natin, no. So nagpalit na rin ako ng bolt na CNC. So set na siya guys ng 10,000 kay Boss Troy. Okay? So ayan, naka-CNC na tayo ng bolt. Konti na lang guys yung hindi natin nalagyan dito ng CNC bolt. Okay? Halos lahat, pero meron pa rin naman natitira na hindi natin nalagyan. Okay, CNC. So silipin natin sa kabila. CNC na rin yung body bolt natin. Hanggang doon. Hanggang doon sa nagtatago. Okay, so ayan guys, CNC. Ayan, hanggang doon. Silipin natin sa loob, CNC rin, makintab. Okay, so kung meron man dito hindi natin guys napalitan, yung iba nawala. Ayan. Ayan yung iba. So silipin natin dito, CNC rin. So meron tayong hang dyan na nahalo kasi nawala guys yung ibang bolt niya, nalaglag. So meron din dito hindi natin nalagyan kasi nalaglag din. Hindi siya na... Medyo maluwag guys yung pagkalagay. Okay? So almost lahat guys is CNC na yung bolt natin. So 10,000 plus. So 10,000 guys yung set ng pagbili ko kay Boss Troy. So yun guys, since naipakita ko na sa inyo lahat, is ang last natin ngayon, isa sound check natin yung JBT version 3 kapag full open na siya. Tingnan natin ngayon kung ano yung tunog niya, or ano yung tunog na motor natin din syempre. And nga pala guys, no, kung meron kayong mga katanungan about sa motor natin, sa build, so pwede kayong mag-comment or direct message na lang sa akin para mabigyan ko kayo guys ng guide at magtanong kayo kung ano yung gusto nyong itanong about sa forma ng motor natin. So syempre, ipapakita ko sa inyo yung highlights mamaya para makita nyo guys ng maayos, no, kapag malayo yung looks nya. So ngayon, i-check natin yung JBT version 3 natin. Check natin. So paanda rin natin muna guys. So ayan, naka 2,000 plus na rin pala tayo ng Odo, no. 2,710. Nakita niyo yung sound kapag naka-open siya, naka-full open yung version 3 na JBT pipe, no? Okay, so maganda guys yung tunog niya, hindi na naman masyado maingay, pero syempre, saglitan lang yung pag-check natin ng sound niya kasi may natutulog sa kabila na bahay. Okay? So ayun guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. So don't forget to subscribe and like. So pakishare na rin guys ang video natin para marami pa tayo mabigyan ng guide kung gusto niyong pumorma ng inyong version 2 na Aerox. So ayan, naantay natin guys dumating si King Max para gawan din natin ng review kung ano yung mga forma natin sa kanya ngayon. Kasi meron na rin tayong review sa kanya nung 500k build pa lang siya. So titingnan natin ngayon guys kung magkano na total ng build niya, pas kasama na yung engine. So let's go guys. Thanks for watching.